mawala. Ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Oh, mga po, mga anak, alis na ako. Kaya lang, yung asawa ko, susundan ko siya dahil may marathon daw, marathon. Eh, matraffic yung mga usual na dinadaanan ko. So, i-guide lang niya ako para makaiwas lang sa traffic. So, maaga ako umalis kasi hindi ko alam kung ano ang... What? Oh my God. I don't know kasi syempre bago tong kotse. Hindi ko naman kilala tong kotse nito. So, I still have to, you know, learn kung anong paano mag-adjust ng time. Oh my goodness. Okay, mga anak, mga po. Balikan ko kayo. Ayan na. Susundan ko na siya. Convoy. Eh, natatakot siya kasi nga baka ma-traffic ako. Yeah. Ganyan ka, ka-concern ng asawa ko. Swerte nga ako talaga dyan sa asawa ko. Mabait naman talaga asawa ko. Nalangin nga, sometimes he's so loud. Dahil nga, nagtatrabaho siya sa court. Siyempre, nasanay siguro siya na malakas ang boses. Kaya, pag nag-uusap kami minsan, parang nagsisigawan. Siya! Hindi ako. Oh my God, ayun na yung traffic. Kaya ililihis niya ako eh. Hanapin niya talaga yung way na hindi ma-traffic. Maraming sasakyan na dun sa likod, pumipila na sila. Kasi nga dyan sa marathon eh, yun lang ang problema dito pag may mga ganyang mga activities sila, mga events. So hindi ko ngayon alam kung saan niya ako talaga ipapapwesto. Ulit, Frank. Ano ba yan, Gary? You are so impatient. Mali, alam, kasi minsan tong asawa ko, masyadong impatient eh. Hindi siya pwedeng maghintay. Diyan kami minsan nagkakaroon ng argument eh. Kaya, sabi ko nga sa kanya kahapon, be calm. Ay, hindi ka pwedeng ganyan na masyado kang grouchy. Kaiinis ako. Sigaw ng sigaw, nakakahiya kasi meron isang babae, mag-asawa yata yon. Nakatingin na sa amin kasi ang lakas ng boses niya. Sabi ko, people are looking at you. Ay nako, share ko lang to. Anong klaseng asawa meron ka? Anyway, kung sa mabait, mabait to. Pero syempre may mga habits nga na hindi maganda, pero you have to understand. Kaya kung ganyan na mainitin ang ulo, eh huwag mong sasabayan. You have to talk nice din. Kasi yan ang way para huwag kaintindihan kayo. Oh my goodness, naghahabol ngayon ako dito sa... Anyway, chika-chika lang to ha. Hindi ko naman chinisismis sa asawa ko eh. Pero kasi mabait naman talaga asawa ko. Kaya nga lang, meron talaga lang ugali na kung di mo kayang intindihin, kalmahin yung sarili mo din. So you have to learn how to ignore or, you know, just be nice talking to him. Huwag mo nang kukontrahin. Wala kang magagawa. Minsan, tumatahimik ako. Pero pagdating sa bahay, sinasabi ko sa kanya, honey, what's going on? You have a problem? Eh, tipong ganun. Kasi, pagka kinumpranta mo siya doon sa I'm not stupid. Hindi ako tatawid ng ganyan. You're so stupid, honey. Hindi naman niya ako naririnig eh. Ay, nako, igilan mo ako, Gary. Papatawirin mo ako ng ganyan. Gusto mo maaksidente ako. Yan, presence of mind. Kahit na sumusunod ako sa kanya, hindi ko siya talaga gagayahin. You have to wait, you know? Yan. Basta calm down. Kinakalma ko talaga sarili ko kasi ayoko talaga magagalit ako eh.
masama din ako magalit kung talagang pipilitin kong magalit or yung mawalan ako ng, you know, ng hindi ako basta pag hindi ako na pigil, pag hindi ako nakapagpigil, pwede ako magalit. Pero I'm trying, you know. Ito yung number one na kailangan, lalo na sa relationship. Kasi delikado yun. Yung relationship mo with your husband, especially, a lot of patience talaga. Kailangan uunawain na lang. Kasi kung papatulan mo yan, banga yan! Hiwala yan! Hindi na ako hihiwalay sa asawa ko. I mean, honestly, eto nga, ganyan ang ugali ng asawa ko. Ano pa, baka mayroon pa ako matagpuan, mas grabe dyan. And I have no plans na maghahanap pa ng ibang asawa. Forget it. Honestly, binigay siya ng Diyos sa akin. Talaga, sa totoo lang. Kailangan niya ng asawa talaga na matino. Yung, I mean, you know, ano na kami, 13 years na kami. So, yan mo yan. Yan pang isang ayaw ko sa kanya kasi pagka nagmamaneho siya, binabagalan niya. Kaya yung mga kasunod niya, minsan nagagalit, binubusinahan kami. Ako, sa totoo lang, I'm not a passenger. Ano? I'm not a passenger at all. Talaga. Mas gusto ko pa ako mag-drive. Pero wala eh, kung minsan yung asawa ko ayaw eh. Gusto niya siya mag-drive. But anyway, malapit na ako sa freeway siguro. Inaanap namin yung freeway. So ito, sumama na lang kayo sa road trip to the freeway. Ano ang mga title ko? Oh, whatever. Title na lang, whatever. Ay nako, yeah, don't do this to me. Ayan, traffic. Kahit saan, traffic. Oh my God. So I have to take the 405 south freeway. So we'll see ano mangyayari sa akin dito. Grabe. Tingnan mo, gusto talaga makisingit. Yan ang mahirap. Tingnan mo, nasa linya naman siya kung bakit. Anak ng pakaw talaga. Luminya ka na. Where are you going? Grabe. I'm so sorry. Ang dami kong i-edit na nagmumura ako kasi napipikot ako. Ito, traffic pa rin. Pero I don't know. Ito na, palabas na ako sa 405. Ito na, pigil, Becky. Kundi. Pigil, Becky. Hindi ko mambibig. Oh my God. Wala eh. Ganito, nasaba ka sa traffic. I hope I can make it there. I have to be in Orange ng mga 4 o'clock. I mean, 3 o'clock. So, sa ngayon, it's only 2:20. So, we'll see. Sana hindi ma-traffic ang 405. Oh my goodness. Traffic din. Wala akong magagawa. Grabe. Wala talagang ganun eh. Traffic! Maaga ako umalis kasi sabi ni Gary merong marathon. Kaya, ay naka, ewan ko. Sana makaano. Andito pa ako sa 405. Masyadong siksikan ng sasakyan. Ay, ewan. Anyway, basta papunta na ako dyan. Siguro maaga ako mga
baka 6 o'clock makarating na ako dyan, hopefully. Okay, hindi ako makaka-text pagka nagmamaneho. Oh, eto na naman ako, may kausap ako sa telepono. Okay, mga anak, mga apo, back to work. Nakaiwas na ako sa traffic. So, eto na, one day lang ang off ko. Pero kahit paano, nakarelax ng konti. Ganito ang buhay sa Amerika. Kung meron kang trabaho na talagang kailangan, ingatan mo yung trabaho mo. Hindi ka mali-late. Kasi number one yan. Though, wala naman akong worry sa trabaho ko kasi nga yung sister ko naman ang reliever ko. Pwede siya maghintay sa akin. Kahit na mag-stay siya hanggang mamaya, pwede. Kasi papaliguan namin ngayon si Lola. Kaya naayos niya lahat ng kailangan namin mamaya pagdating ko. Itong biyahe kong to, dadaan ako ng Jollibee. Bibili ako ng ulam, ng pagkain ko. Baon. So, meron na akong ibang dala galing sa Jewish restaurant para kay Lola. Lagi ako may pasalubong kay Lola eh. Alam niya yun, pag nagde-day off ako, lagi kong dinadala ng pasalubong. Anyway, ganyan ang buhay dito sa Amerika. Hindi biro. I am blessed kasi marunong akong mag-drive. Dahil yung iba na hindi marunong mag-drive, ilang biyahe yun. Mas mahabang biyahe nila. Kahit na yung trabaho nila, let's say 30 minutes away lang sa bahay nila, kung kotse, eto, aabutin sila ng mga 2 oras dahil sa sasakay sila ng bus. Iba ang mga ano eh, mga schedule ng buses. Grabe yung telepono kong isa. Asan na? Oh my God. Oh, nag-alarm pala to. Yeah. Anyway. Ito, mag-exit ako dito. Papunta dun sa aking tamang kalsada, I mean, tamang freeway. This is, Artesia Boulevard. Papunta ko ng 91 East. Sa totoo lang, yung mga hindi marunong mag-drive, nakakaawa din sila kasi mas mahaba yung biyahe nila pagka nag-bus lang sila. Mahabang waiting time. Tsaka lalakad pa sila. Kaya meron ako dating mga tinutulungan, at least minsan din na drive ko sila para lang hindi sila malate sa trabaho. Pero tapos na yun eh, wala na. Yung ibang masenso na, nakalimot na sila. Forget it. I don't really care, basta maayos na ang buhay nila. Meron mga ganun na naging kaibigan, kunwari. Pagka umasenso na, kinalimutan ka na. Anyway, chika lang. Pero, kanya-kanya kasi mga problema eh. May mga problema din sila. Kailangan nilang ayusin. At, kaya hindi rin sila pwedeng makitutok. Okay. Yun nga, yung mga blessings natin, dapat talaga natin ingatan. Kasi, sabi nga kanina, nakikinig ako kay Joel Austin. Dapat talaga, ingatan natin ang mga blessings ng Panginoon. Dahil,
gusto niya tayo maging maayos. Pero yun nga, nasa pagtanggap natin yun eh. Minsan madaming blessings ang Panginoon sa atin, hindi naman maayos yung pag-iisip natin. Kasi nasisilaw tayo, yung gano'n. Nagiging minsan mayabang, gastador, wala sa lugar yung mga pag-iisip na makapag, you know, makapag-ayos ng plano. Okay, ay nako, thank you Lord. Wala na ako sa traffic, tapos na yung traffic. Mahaba kanina yung traffic eh. Sisingit ko pa rin yon yung video ko na ginawa. Kaya alam kasi merong part doon na nakapagmura ako dahil kasi mali eh, may mali na yung ginit-git ba ako, almost ma-hit na ako ng sasakyan na yun. Pero hindi naman ako narinig eh, syempre sarado yung mga bintana ko. Kailangan ko lang tumigil. I mean, nag-stop ako para makadaan siya kasi ano yun eh, actually isang lane lang yun. Eh medyo maluwag yung lane. Ay gusto mauna siya. Talagang oh my god, inuunahan niya talaga ako. Inauna ako sa kanya. Kaya wala kang magagawa basta ganun ang mga nakasabay mo sa kalsada. Umiwas ka na dahil baka mas maaksidente ka pa. Matulan mo 'yan, you know. Kaya kalma muna, kalma kasi mahirap. May pagka nagagalit ka na nagmamaneho, bawal 'yon, hindi tama 'yon. So balikan ko kayo ha, para makita nyo naman ang mukha ko. Ito na ako. maiba naman ang makita nyo. Yung mukha ko naman. Nakakatuwa itong coaching to. Kung tutusin talaga, I'm comfortable. Yun nga lang, syempre, may damage. May mga kailangan ng ayusin. Yung gulong nga. Yung gulong, kasi nga, 10 years ito kay Lola na wala, hindi pinalitan ng gulong. Kasi city drive lang to ni Lola eh. Hindi naman siya nagdadrive ng malayo. Kaya yung gulong, magandang klase yung gulong na nilagay dito, brand new. Kasama na sa pagbili niya, yung Michelin na tinatawag, mahal noon, mahal ang gulong na yun. Tsaka 75,000 miles yata yun, yung gulong. Kaya, kumbaga, parang hindi kailangan magpalit. Kasi nga, 16,000 lang yung kay Lola eh, na nabiyahe na. Pero, naluluma pa rin daw ang gulong, sabi nga ng mekaniko. Kasi nga, na-stuck lang din. Anyway, so yun, ang next na gagawin sa December 4th, gastos nga talaga. Kasi yung sukat ng gulong na to, hindi katulad ng isa kong kotse. Mas malaki ang gulong nito. Malaki to sa kotse ko. Kaya apat na gulong, panibagong gastos. Sabi ng mekaniko, meron daw siya makukuha na mura na maayos. Pero sabi niya, budget mo dapat $180 isang gulong. Wow! Sabi ko talaga. Sabi ko, well, sige, go ahead. Hindi, alam niyo talaga, praise the Lord, kasi yung pera meron eh. May available akong pera para mapagawa itong coaching to na natutuwa ako na I don't know, hindi ako nag-worry no, sinabi sa akin talaga yung presyo. Kahit yung ginawa kahapon, yung tawag yung crankshaft, I don't know. Hindi naman mahal, sumingil talaga yung yung mekaniko ko. Tsaka talagang siya, honest siya, reliable siya. Hindi siya mapagsumantala. Tsaka binigyan ko sila ng merienda, yun ang pinaka-tip ko sa kanila. Binilan ko sila ng tawag dito yung sa Subway na bowl, protein bowl ang tawag nila. Salad yun na may meat sa ibabaw. Tapos nagyan na ng cheese, ganun. Presyo lang naman ng halos ng isang foot long yun. I don't mind spending money for them kasi talagang maayos sila magtrabaho at saka pinaghihirapan nila talaga yung ginagawa nila. Na kahit hindi na ako magbigay ng tip na pera doon, masaya na sila doon sa binigay kong lunch nila yon, bale. Kaya masaya ako pagka nagpapakain ako eh. Kasi mas maganda ang
ano noon resulta yung pagkain, hindi sila gutom, 'di ba? I mean, magkakaroon pa sila ng panibagong energy. So ito nga, back to work. Ang day off ko ulit, December na. It's like a month from now. Well, kaya, hindi, kasi yung availability ng sister ko eh, binibase ko dun sa availability ng sister ko. Dahil nga, kasi busy din yung sister ko, mabuti nga, pinagbibigyan pa ako na mag-ano siya sa akin, mag-relieve. Though sa gabi siya, nagtatrabaho siya sa gabi. Yung kasing araw, it's either yun nga, nagpapahinga siya, naglalaba, errands, you know. Kaya hindi siya makatutok ng maiipit siya ng one day. Depende lang talaga kung ano yung mga gagawin niya. Tsaka siya rin nag-aasikaso sa nanay at tatay namin eh. Siya naglalaban ng mga damit ng tatay at nanay namin. Eh, siya lang naman nakakabiyahe. Wala kasing housekeeper ngayon dahil yung housekeeper, kung saan saan bahay pumupunta, kahit na na-vaccine na siya, ang gusto ng brother ko, yung mga kapatid ko na wag lang daw muna magpapasok maski sino. Kasi hindi mo alam eh kung anong dala nila. Kaya yung nanay ko ngayon, ang exercise niya, siya nang nagda-dusting. Tapos yung sister ko, pag dumarating, siya na yung naglilinis ng banyo, yung ganun. Yung nag-vacuum. Tapos yun nga, nag-grocery sila. Kasi hindi naman kaya ng nanay ko mag-grocery ng marami. Kasi once a month sila nag-grocery, yung stock nila for the month. Kaya yung sister ko, dapat meron siya twice a month na andun siya. So anyway, family, syempre family, no? Buti nga yung sister ko, at least, tsaka yung asawa niya, si Kuyang. Mabait si Kuyang, tumutulong talaga siya. Tumutulong siya sa paglalaba. Retired na yun si Kuyang. Sa bahay lang siya, pero hindi na siya nagtatrabaho kasi meron siyang medyo issue sa health niya. Hindi siya pwedeng magtrabaho. Kaya naka-disability nga siya. But anyway, pero yung mga gawaing bahay, nakakatulong siya sa kapatid ko. Tsaka sa nanay ko, tatay ko. Anyway, talaga dito sa Amerika, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Kung ikaw lang mag-isa, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-anong mga bili-bili. Kasi yung gamit mo, hindi mo alam kung saan mo yan ipepwesto eh. Pwede lang kung nagre-rent ka. Kasi kung nagre-rent ka ng apartment or ano, sweldo, mauubos. And sister ko, ay yung kilala ko, hindi na siya nagre-rent. Doon na siya sa trabaho nakatira. Kaya hindi, nagpapadala lang siya ng pera doon sa pamilya niya. Wala nang bili-bili, hindi muna. Kasi wala nga siyang pwedeng paglagyan ng mga pinamili niya. Common sense na lang, ano? Mahirap talaga ang buhay dito sa Amerika. Lalo na kung na isa ka lang, ay nako. Kaya kailangan kung magtatrabaho ka, talagang ayusin mo yung trabaho mo eh. Para hindi ka mawala ng trabaho. Tsaka iiwas ka sa mga, marami rin kasi ditong iba na chismis, mahilig magchismisan eh. Kasi nga nagsusulutan ng trabaho eh. Marami yan dito. Sinusulot nila yung trabaho ng isa. Anyway, eto kwento-kwento lang ako habang nagda-drive papunta sa trabaho, sa ano, sa Jollibee. So pupunta na ako sa Jollibee, mga siguro mga 15 minutes away pa ako sa Jollibee. Pero papatayin ko na muna to kasi mahaba. Mamaya na lang yung ano, pagpapaalam ko. Siguro pagdating ko na sa Jollibee. Okidok, I'll see you later. Nandiyan si Lola, nagbibigay ng pabala. Ikaw ay makinig, huwag na mag-alala.